Sa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat, minamahal naming mga kaibigan, mga kapatid, kumusta po kayo? Kayo po'y aming malugod na tinatanggap sa atin pong pagpapatuloy sa atin pong series ng ating programang Kamangha-manghang Katotohanan. Good evening, Ate Melody. Kumusta ka po? Okay po, Pastor. Mabuting-mabuti sa tulong ng Panginoon. Welcome po sa ating mga viewers. Salamat po, Ate Melody, at kayo ay muli kong nakasama ngayong gabi sa atin pong broadcast.
At bagaman po ngayong gabi ay tunay na nagdadalamhati po ang puwersa ng mga pastor, opo, lalo tigit ng NPUC at ng CLC at maging ang South Central Luzon Conference sa pagpanaw po at pagpapahinga ng atin pong isa sa haligi, leader ng ating iglesia, si Pastor Makalintal, at mas kilala po sa pangalang si Pastor Mac. Opo, at sa ngayon po, sa kasalukuyan, ang South Central ay meron pong live broadcast ng funeral service na ginagana po sa Santo Tomas. Mula po sa Central Quezon 2 District, sa akin pong pangunguna bilang district pastor at sa bawat mga iglesia na aming nasasakupan at sa amin pong programa ngayong kamangha-manghang katotohanan, ipinapaabot po namin ang taus-pusong pakikiramay sa mga naulila ni Pastor Makalintal. Nawa po kayo ay aliwin ng banal na espiritu. Tayo po mga kapatid ay magpapatuloy sa ating programa at hilingan natin sa ating melody sa kanya pong opening prayer. Okay po, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat na ang tahanan ay nasa mga langit. Maraming maraming salamat po Panginoon, at muli kami po ngayon ni Pastor Jube Estrada ay magpapahayag ng mga magagandang salita buhat po galing sa inyo. Patnubayan niyo po ang aming mga viewers, ang aming listener, nawa Panginoon mabuksan ang kanilang mga puso at isipan, at lalo't maunawaan nila po ang mga pinapahayag po ni Pastor, ang kamanghamanghang katotohanan. Nawa Panginoon, maging malusog ang bawat pamilya, maging maayos ang kanilang kalusugan, at kayo po Panginoon ang kasama namin. Ang lahat po ng aming ibubukas sa aming bibig ay galing po sa inyo, at nawa Panginoon ang aming mga internet ay huwag po magkaroon ng problema, lalo't higit kay Pastor, lalo't maunawaan po ang magagandang mga pahayag. Maraming maraming salamat po sa patnubay at ang banal na espiritu po ang sasaamin ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming huling at dalangin, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan, salamat po Ating Melody sa napakagandang panalangin, at atin na pong ibigay sa kanya ang panahon para po sa kanyang health lecture. Thank you po, Pastor. Magandang gabi po muli mga minamahal naming mga taga-subaybay, ang aming mga viewers, welcome po muli. Ang aking topic po kagabi ay yung kidney disease. Ah, nabanggit ko po doon na talagang iwasan po ang cholesterol. Ito po ang aking topic about cholesterol. Ano po ba ang cholesterol? Ang cholesterol ay isang malapot na yari sa mga yung taba, yan, yung mga lipid mula sa atay. Yan. Ito ay kailangan ng katawan at paggawa ng cells, hormone, at vitamin D. Kasama rin ito sa komposisyon ng cells at tumutulong sa pagtunaw ng mga laman sa tiyan. Bukod sa supply ng katawan, maaring makuha ang cholesterol at triglycerides sa pagkain na tinaguri ang cholesterol foods. Yan, yung masyado pong matataba. Ang triglyceride gaya ng cholesterol ay mapanganib kapag ito ay labis sa ating katawan. Ang cholesterol ay dinadala sa iba't ibang parte ng katawan ng lipoprotein. May dalawang lipoprotein ang nagsisilbing komposisyon ng cholesterol. Ito po yung HDL cholesterol, kalimitan pong tinatawag na good cholesterol. Ang high density lipid o HDL cholesterol, kinukuha ng HDL ang labis na cholesterol sa mga cells at dinadala ito sa atay, kung saan gagawa ito ng waste product ng ating katawan. Ito naman po yung LDL cholesterol, ang low density lipid o LDL cholesterol, ang mga nag-iimba ng cholesterol sa mga cells kapag sumusobra ang pag-iimba. Maaring may mabuong artery wall
at itong sa mga cells na ito po ang magdudulot ng maraming sakit dahil ito'y tinatawag ang LDL na bad cholesterol. Upang maging masigla at makaiwas sa mga seryosong sakit, dapat kumain ng mga pagkaing mayaman sa HDL cholesterol at iwasan ang mga bagay at pagkaing masagana sa bad cholesterol o LDL. Ano ba ang triglyceride? Ito po, siguro familiar kayo na didinig niyo po ito. Ang triglyceride ang pangunahing uri ng taba sa katawan. At ito ay galing sa pagkain at nagbibigay ng dagdag na energy sa katawan. Ang labis na triglyceride ay naiimbak sa fat cells, yan, na nagriresulta ng pagtaba ng tao. Yan, kaya pala, pag tumataba ang tao, talagang madami yung cholesterol, madaming triglyceride. Kung labis ang dami ng ano, yan, maari ito ay magdulot ng mga seryosong sakit. Pag sobra po yung triglyceride natin at saka cholesterol, ito po ay magdudulot ng maraming sakit gaya ng sakit sa puso, yan, at alta presyon. Yan po yung mga seryosong sakit eh. Ano-ano ang simptomas ng cholesterol? Wala naman pong simptomas ang nagpagkakaroon ng high cholesterol, kaya importante ang regular check-up at ng doktor. Malalaman mo na ikaw ay mayroong nito kapag ikaw ay nagpa-blood test. Yan. Katulad po ng lagi kong sabi, lahat po ng ating pinapasok sa ating katawan ay nagiging dugo, kaya dugo din po yung magpapa-blood test tayo. Makikita natin po doon kung sa ano po yung ating sakit, kung mataas, mababa ang mga lahat ng cholesterol o triglyceride. Ano ba no ang sanhi ng high cholesterol? Yan, ito po yun. Maraming bagay at pagkain ang maaaring magparami ng cholesterol sa ating katawan. Gaya ng, number one, lagi po yung smoking. Yan, yung mga kaibigan natin na nag-smoke. High cholesterol foods. Yan, yung matataas po ang cholesterol. Pagkaing maraming saturated fats, gaya ng madami po yon, yung mga karne, yung mga masyadong matataas, nakluto sa restaurant, yan, yung mga fast food, madami pong ganun yon. Kaya kailangan po ay high cholesterol foods na pagkaing maraming saturated fats, yun nga po, kakulangan sa exercise, yan. Tayo po ay mataas ang cholesterol pag hindi tayo nag-exercise, yan. Katulad po ng New Start, laging yung letter E, exercise, talagang kailangan po yon. At yung pag-edad natin, at yung pagiging overweight, yan, yung sobra tayong overweight o obese, yung obesity, yung sobrang taba, yan, mahirap po yon. Kaya kailangan po ay tayo ay nag-dieta, yan. At yung iba naman po ay yung genetics o namamana sa pamilya at yung mga may high blood pressure. Ano-ano ang mga pagsusuri para malaman kung ikaw ay mayroong high cholesterol? Nakikita ang dami ng cholesterol o triglyceride sa katawan gamit ang blood test. Yan, katulad ko po nang nasabi, yung laging may blood test kasi yung ating po lahat ng kinakain ay nagiging dugo. Sa pagsuri ng dugo, makikita kung labis ang taba sa iyong katawan. Yan, kung kailangan po magpapa-blood test tayo. Ang normal naman pong cholesterol level ay dapat ay 200 milligram pababa. Ayan. Delikado kung humigit dito. Halimbawa, yung sukat nito ay tumaas. Kung umaabot ito ng 240 milligram, yun, dapat po pababain natin. Gayun din kung ang dami ng bad cholesterol natin o cholesterol ay umaabot ng 190 milligram. Yan po ay kailangan ng seryosohang gamot. Ang katamtamang sukat naman ng triglyceride ay 150 milligram pababa. Masyado itong mataas kung ito ay aabot sa 200 to 400
500 mg, kaya kailangan po ay tayo po ay alarma sa ating mga kinakain, sa ating mga resulta. Paano ginagamot ang high cholesterol? Yan. Kailangan ang kombinasyon ng mga sumusunod at mga normal cholesterol level. Yun po, ang alam ng ating doktor, ang paggamit ng gamot, at depende nga po sa sasabihin ng doktor natin kung ano ang ibibigay nila. At ito nga po ang mga payo ng ating mga doktor na balance diet sa mayaman ng omega-3 upang mapababa ang triglyceride. Yan. Pag-iwas sa mga pagkaing maraming saturated fats, gaya ng matatabang karne, yung mga mantikilya, at mga keso. Yan, dapat po iwasan natin yan. Pagtigil talaga ng paninigarilyo, pagkakaroon ng sapat na exercise. Yan. Yung everyday exercise natin at least 20 to 30 minutes ay yun po ay talagang makakatulong po na matunaw, mapababa ang ating cholesterol at triglyceride. Paano maiwasan ang high cholesterol? Babawasan ang pagkakaroon ng saturated fat. Iwasan po natin yung masyadong malalangis. Kung maaari sana, avoid oil. Ayan. Kung napaalala nyo po, meron sa ating nag-seminar na talagang pag tayo'y magigisa, iwasan, magigisa sa tubig. Pwede naman po yun eh. Kasi yung madaming fats, yung madaming oil sa ating katawan, yun po yung nangyayari. Padami, halimbawa, konti-konti, at yun po ay sa everyday natin pagluluto, ay talagang yun po ay dumadami. Kaya, kumain ng masustansyang pagkain at yung masagana sa HDL, yung good cholesterol. Ano po yon? Katulad po yung oatmeal. Number one po ang oatmeal, yung Quaker Oats. Yan, yan po ay napakaganda na ito po ay lalagyan nyo ng kombinasyon na banana or any other nuts, halimbawa po. At dito pwede din yung lagyan din natin ng kung anong gusto nyong pwedeng na-prepare nyong pagkain na pruta, halimbawa yung melon, pwede din po. Napakaganda po ng oatmeal kasi ito po ay wheat at ito po ay nakakabawas talaga sa ating pagtaas ng cholesterol at triglyceride. Sa ating blood sugar din po. Kaya sa umaga, maganda po yun. Yun po yung aking diet, oatmeal with banana, oatmeal with melon or anything na available po na prutas. At yung pong bawang, napakaganda din po yun na para tayo ay maiwasan po ang cholesterol and triglyceride. Maganda din po, pinapayo yung dark chocolate. Yung dark chocolate yung po ay healthy kung kayo po ay kakain nun, basta sasabayan nyo po ng madaming pag-inom ng tubig. Yung olive oil, napakaganda din po yun. Pag tayo po ay gumagamit ng olive oil sa salad, sa raw foods, kasi ang advice sa atin, eat raw foods before cooked foods. Yan. Yun po yung ating dapat maunawaan. Mas mauuna po yung fruits bago po yung mga pagkaing luto. Pagkaing mayaman sa omega-3, gaya din po yung tuna, or sardines at mackerel and bangos. Alam niyo po maganda 'yon dahil sila po ang meron mga omega-3. Bukod sa pangkaraniwang masustansyang pagkain, ugaliin din po yung pag-exercise araw-araw para lumakas ang katawan at makaiwas sa pagiging overweight. Kasi yun po yung sanhi, pag tayo po yung na-overweight, dumadami yung mga lipids, yung mga taba natin. Sa yun, iwasan din yung paninigarilyo dahil hindi lamang ito makakataas ng cholesterol, ito din ay nagdudulot ng cancer at iba pang malulubhang sakit. Kaya ang sabi po ng ating doktor, kumonsulta sa inyong doktor upang mabigyan kayo ng tamang lunas sa inyong mga high cholesterol. Kaya iyan po ang payo. Salamat po ng marami kay Dr. Chi, Dr. Catherine Claire De Leon ng St. Luke's, Quezon City. Maraming salamat po sa kanyang mga ibinahagi sa aking ito na para magkaroon at maipa-remind sa inyo mga viewers ang ano ba ang cholesterol at triglyceride. Katulad ko po ng laging sinasabi, paalala, prevention is better than cure,
mas maigi tayo mag-ingat kaysa tayo magpagaling. At health is wealth. Tayo po ay mayaman pag tayo po ay healthy. Ang ating pong dakilang Panginoon, ang ating great physician, siya po ang nagpapagaling sa atin, ang ating buhay ay hawak niya, kaya tayo po ay magtiwala lagi sa ating mahal na Panginoon, na tayo po, kung ano man ang dumating sa ating mga sakit, sa ating mga karamdaman, siya po talaga ang nagpapagaling, pagaling sa atin, kung tayo po ay ipagkakalob ang ating buhay sa Kanya, na tayo po ay laging tumatawag, dalangin. Ang lahat po ng karamdaman natin ay mayroong resulta, merong kagalingan, at tayo po ay laging maingat at laging mag-umiwas sa lahat ng hindi magandang pagkain. Maraming salamat po, at nawa ay ang ating mga viewers, ang ating mga listener ay makinabang muli sa gabing ito sa aking simpleng pinahayag sa inyo. Maraming salamat po, at ibinabalik ko na po sa ating kamangha-manghang katotohanan sa pamagitan po ni Pastor Juby Estrada. Back to you, Pastor. Thank you po. Salamat ng marami, Ate Melody. Talaga thank pong po, ako po ay nakinabang sa aking pakikinig sa iyong lecture, kasi talaga po ako'y mahilig din sa mga matatabang pagkain. Ano po. So, Pastor. Yes po, at kailangan po talaga, sapagkat mahirap na tayo po ay magkasakit sa panahong ito. Yan. So maraming salamat, Ate Melody, at bukas po muli ay makakasama ka namin dito po sa ating program ng ating kamangha-manghapong katotohanan. Tayo po ipatuloy na, mga kapatid, tayo makakarinig po ng musical offering buhat po sa Belonza Brothers. Na mga kapatid, mga kaibigan namin, ay ako po'y naniniwala na talaga pong ito po'y katotohanan na nasa Biblia na kailangan po nating talagang sampalatayan. Okay, ngayon pong gabi, ang atin pong pag-aaral ay nais kong ibahagi po sa atin. Yan po ang ating pag-aaral ngayong gabi. Patuloy ang pagdating papalapit sa iyo at hindi mo na ito kayang iwasan. Tayo po yung muko sa panalangin. Dakilang Diyos, narito po ang inyong mga salita. Amin pong pag-aaralan, Panginoon. Nawa po ay bigyan kami ng makalangit na pangunawa. At ito po nawa, Panginoon, ay mahanda kami sa inyong malapit na pong pagbalik. Salamat po ng marami. Ito aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, mga kapatid, atin pong simulan itong ating pag-aaral sa Lesson 8, Papalapit sa Iyo. Ano kaya itong papalapit sa iyo, kapatid ko? Atin pong pag-aralan. Ayan, ito po ay sa unang katanungan ay inyo na po agad makukuha yung hint kung ano ang atin pong topic ngayong gabi. Ang una pong katanungan ay, babalik ba si Jesus dito sa lupa sa pangalawang pagkakataon? Makakasiguro ba tayo dito? Ayan. So ito po ay may kinalaman sa second coming of Jesus Christ. Mula po sa Hebreo 9:28, si Kristo sa ikalawa ay pakikita. Ayan, mga kapatid, mga kaibigan, yun po ang sabi ng talata. Ano po? Ang ating Panginoong Hesukristo ay papakita po sa ikalawa. At ang sabi pa sa 1:14:3, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako.
Ito po ay pangako ng ating Panong Jesus, mga kapatid, mga kaibigan, na talagang siya po ay muling darating. Kung paano pong si Douglas MacArthur, si General MacArthur, ay nangako na siya po'y muling babalik at ang sabi niya, I shall return. Ang atin pong Panginoon Jesus ay nagsabing, I will return. Talagang tiyak po na siya ay darating. At pagka ang Diyos ang nangako, ito po ay talagang kanyang tutuparin. Ang tanong po ay sa anong paraan ang pagbabalik ni Jesus sa pangalawang pagkakataon? Tingnan po natin, ano po ang sabi ng Biblia? Nang siya ay tinitigan nila, ay dinala siya sa taas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin at samantalang tinitigan nila ang langit habang siya'y tumatayo. I mean, siya lumalayo. Narito ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit na nagsabi naman. Of course, yun po'y anghel. Ano po? Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangatatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Narin po sa Gawa 1:9 hanggang 11 ay talaga pong binabanggit na ang atin pong Panginoon ay muling babalik kung papaano pong siya ay umakyat sa langit. Ang ikatlong katanungan, ang pangalawang pagparito ba ni Kristo ay lantad sa paningin ng lahat ng tao o sa mga piniling grupo lamang? Ito po ay napakagandang katanungan sapagkat may mga tao na ang paniniwala po nila ay may grupo lamang na babalikan ng Panginoon. At pagkaminsan ang paniniwala nga po ay ang Panginoon ay lihim na darating at ito po'y hindi hayag sa lahat ng tao. So ano po ba ang sabi talaga ng Biblia? Narito po, napakaliwanag, ang Apokalipsis 1:7. Narito, siya'y pumaparitong saan po? Nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. Napakaliwanag po niyan, kapatid, kaibigan ko, na ang Panginoong Jesus ay paparitong nasa sa mga alapaap at makikita po siya ng bawat mata. Meron nga pong nagbiro na ang sabi pati nga daw mata ng mga pinya ay makakakita. Ay, lalo na po yung isang sinabing makikita ng mata ng piksa. Subalit yun po ay maaring mga pabiro nilang sinabi. Pero ang Panginoong Jesus ay darating po at babalik para po sa tao. Kaya lahat ng mga taong merong mata, ay kahit nga po ang mga bulag, ay mabubuksan at makikita ang ating Panginoon sa kanyang muli pong pagbabalik. Kaya ang sabi pa sa Mateo 24:7, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kita po ninyo, pag kumidlat po sa silangan hanggang sa kanluran, ay nakikita po natin gaano pa kaya ang pagpabalik ng ating Panginoong Jesus ay makikita po ng lahat. Ang sabi po sa tanong ika-apat, sinong makakasama ni Jesus sa kanyang pangalawang pagdating at bakit? Si Jesus ba ay solo pagbabalik o siya po'y may kasama? At ano kaya ang dahilan kung bakit babalik ang ating
Panginoon. Mateo 25:31, datapat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Amen, mga kapatid. Darating ang Panginoong Jesus at kasama po lahat ng kanyang mga anghel, at magkaganoy siya po'y luluklok sa kanyang trono, sa kanyang kaluwalhatian. Kaya hindi po magsusulo ang Panginoon. Kasama po niya ang kanyang buong mga anghel. Ano ang layunin ng pangalawang pagdating ni Jesus dito po sa lupa? Apokalipsis 22:12, narito ako'y madaling pumaparito, ang aking gantimpala nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Darating po ang Panginoong Jesus at ipagkakaloob niya ang kanyang gantimpala sa bawat isa na gumagawa po ng kabutihan, at doon naman sa hindi gumagawa ng kabutihan ay bibigyan po. Ay marahil hindi na po yung gantimpala, ay yun po'y gantimpalo. Yan. So napakaganda ng layunin ng Panginoon. At ang sabi pa sa Juan 14:3, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako dumuon o naroroon, kayo naman ay dumuon. Napakabuti po ng ating Panginoong Jesus. Bagaman ang tao'y makasalanan, ay gusto niyang ito'y maligtas at makasama niya doon sa langit na bayan at maging sa bagong langit at bagong lupa upang kung saan naroon ang ating Panginoon ay tayo po'y dumuon magpasawalang hanggan. Kaya nga po ang sa langit po ay merong forever. Dito sa lupa wala pong forever. Lahat po dito ay may paghihiwalay at may katapusan. Ang sabi pa sa Gawa 3:20-21, at upang kanyang suguin ang Kristo na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahong pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay. Kaya talaga po ang ating Panginoon ay darating po dito sa lupa at doon pumunta nga po siya sa langit, at kanya pong ginagawa ang lahat ng kanyang mga paglilingkod para po sa atin, at isasauli po niya ang lahat ng mga bagay sa dati pong kalagayan. Ang mundong nagkasalang ito ay kanyang lilinisin, babaguhin, at tayo na mga taong naapektuhan sa kasalanan ay tayo rin po ay babaguhin ng ating mahal na Panginoon. Ano ang mangyayari sa mga matutuwid kung si Jesus ay babalik sa pangalawang pagkakataon? Sabi po, 1 Tesalonica 4:16-17, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayong mga nabubuhay na nangatitira, aba ay meron pong darat ng buhay ang ating Panginoon, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailan. Kaya yan po ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan,
Talagang ibig ng Panginoon na tayo isa sa Kanya magpakailanman. Kaya maging yung matuwid na namatay na nasa libingan na darat na ng Panginoon ay Kanya pong bubuhayin. At napakapalad ng mga kasama sa unang pagkabuhay. Mapalad po ang darat nandin ng Panginoon na buhay, sapagkat hindi marahil niya matitikman o mararanasan ang kamatayan. Alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, isa din yan sa aking dalangin. Panginoon, nawa ako'y datnan mong buhay. Subalit kung sakaling ako'y datnan po ng Panginoon na ako ay patay at nasa libingan, ang akin po namang pakiusap sa Panginoon, Panginoon, sana ako'y makasama sa unang pagkabuhay, sapagkat ang unang pagkabuhay ay tungo po sa buhay na walang hanggan. Samantalang ang ikalawang pagkabuhay ay tungo po sa kaparusahan. Ayan, sabi sa 1 Corinto 15:51-3, tayong lahat ay babaguhin at ang mga patay ay mga bubuhay na mugli na walang kasiraan, sapagkat itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Kapatid, kaibigan ko, narito ang napakagandang salita ng Panginoon na tayo pala'y Kanyang babaguhin. Yung mga patay ay mabubuhay na maguli at mawawala na ng kasiraan. At itong katawang may kamatayan ay wala na pong kamatayan. Kaya kagaya ni Pastor Ipinito Makalintal, ating pong dating presidente ng NPUC, bagaman siya po'y pinagpahinga ng Diyos sa kamatayan, meron po siyang pag-asa sa pagkabuhay na maguli. Kaya nawa yung kanyang mga naulila ay magkaroon ng ganito pong pag-asa mula sa salita at pangako ng ating Panginoon. Sabi po sa Pilipos 3:20-21, mula doon ay hinihintay naman natin ang Panginoong Hesukristo na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Yung pong ating katawang pagkamababa, ito po yung ating katawang makasalanan na may kamatayan. Pagka tayo po ay iligtas na ng Panginoon, magiging katulad po ang ating katawan sa katawan ni Kristo noong siya po ay mabuhay na maguli. Ang sabi po sa 7, ano ang mangyayari sa makasalanan kung si Jesus ay muling darating? Kanina, akin pong tinalakay yung mga matutuwid. Yung pala sila ay bubuhayin ng Panginoon kung siya ay patay, at kung siya na may buhay na daratnan, magkakasama po silang aagawin sa alapaap ng langit at papasa sa Panginoon po magpakailanman. Ngayon naman ang tanong ay tungkol naman sa mga makasalanan kung darating po ang ating Panginoong Hesus sa ikalawa. Ano pong mangyayari? Isaiah 11:4, at ang sabi, hinga ng kanyang mga labi ay kanyang papatayin ang masama. Malungkot po ito. Subalit ito po ang talagang mangyayari sa mga taong masama. Kanya pong papatayin. Ang iba pong term ay lilipulin. Sapagkat binigyan na po sila ng panahon na magsisi, subalit hindi po sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang sabi sa Jeremias 25:3, at ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa.
Can you imagine, mga patid, kung gaano karami ang mapapatay ng Panginoon? Kaya mayroon nga pong nagsasabi doon sa ating pinag-aralan nung isang gabi, ay talagang ang langit po ay sapat na lugar sa lahat ng mga maliligtas sapagkat mangilan-ngilan lamang po ang maliligtas. Kaya ako naman po yung nagtataka, bakit baga napakaraming mga tao ang ayaw maligtas? Inaalok na po natin ng ebanghelyo, ng kaligtasan at tanggapin si Jesucristo. Ang gusto po ng tao ay ang kalayawan ng sanlibutan. Mga kapatid, napakarami ang mapapatay ng Panginoon. At sana po ay huwag tayong makabilang o makasama sa mga mapapatay ng Panginoon sa huling kapanahonan. Ang tanong na ikawalo, paano maapektuhan ng pangalawang pagdating ni Kristo ang lupa? Ayan, tingnan po natin. Apokalipsis 16:18 at magkaroon ng malakas na lindol na di pa nangyari kailanman mula ng magkataos sa lupa, isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot at tumakas ang bawat pulo at ang bundok ay hindi na nangasusumpungan. Napakatindi mga kapatid ang mangyayari sa huling kapanahonan. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, magkakaroon po ng malakas na lindol na hindi pa nangyayari kailanman mula ng magkataos sa lupa. O, marami pong mga lindol na tayong naranasan dito sa Pilipinas. Yung pong lindol sa Baguio City, ano po, noong mga 1991, ay talaga napakatindi at kumitil po ng maraming buhay. Yun namang mga lindol na nangyayari po sa ibang bansa ay ganun din. Ito pala mga kapatid, sa huling panahon ay mangyayaring magkakaroon ng malakas na lindol na hindi pa po natin naranasan mula ng magkatao sa lupa. At ang lindol po ito ay ano? Lubhang malakas, lubhang nakakakilabot. At ang mangyayari po, yung mga pulo ay magsisitakas, ang mga bundok po hindi masusumpungan. Ganito po inilalarawan ni Juan ang mangyayari po sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya sabi sa Isaiah 24 verse 1 and 3, narito pinawawalan ng laman ng Panginoon ang lupa at sinisira ang lupa ay lubos na mawawalan ng laman. Tamo mga kapatid, ito po ang mangyayari sa huling kapanahonan pagdating po ng Panginoon. Mawawalan po na wala, mawawalan ng laman ang lupa sa panahon. Kasi lilipulin po ng Panginoon ang mga taong masama na hindi po sumampalataya sa ating Panginoon. Ngayon po ating pag-aralan, maaring review ito sa ilang mga kapatid natin, ang tanda ng ikalawang pagbabalik ng Panginoon. Ito po'y napakahalaga sapagkat alam na natin na ang ating Panginoon ay muling darating. Subalit ano ba ang palatandaan na dapat nating pagmasdan upang atin pong malaman kung gaano nakalapit ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ang sabi po ating napag-aralan sa uling leksyon na ang paraan ng pagbabalik ni Jesus, ating natutunan na hindi ito lihim na pangyayari kundi ano po, makikita ng bawat mata. Atin din pong natutunan na siya ay bababa mula sa langit na kasama ng mga anghel na may tunog ng trumpeta. Kaya ang sabi ating nakita na ang nangamatay kay Kristo ay muling nabubuhay at tayong mga buhay ay katagpuin siya sa alapap. Ngunit kailan ito mangyari? Yan po ang tanong. Gaano na tayo kalapit sa pangyayaring ito? Kaya sa leksyong ito, ating pag-aaralan ang propesiya ng pagbabalik
ni Jesus. Alam niyo po ba ang Biblia ay mayroon tiyak na impormasyon ukol sa napipintong muling pagdating ni Kristo? Ayan, letter A, ang pagkawasak ng Jerusalem. Ito po'y hula. Dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Kung magkagayon, magsitaka sa mga bundok ang mga nasa Judea. Kaya kita yung mga kapatid, yung pagkawasak ng Jerusalem, yung po yung hinula, at yan po ay talagang nangyari, natupad po yan. Letter B, isang matinding pag-uusig o kapighatian. Sabi po ng hula, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan. Mateo 24:21. Kita po niyo, yung ano po ba yung mga pag-uusik kung tayo ay ilalagay sa hukuman, yung ating panampalataya ay talagang tayo ay usigin, tayo pahirapan, at narin nga po ang mga kapaghatian. Ngayon po sa ating panahon, marami po ang napipighati. Ano pa ang sabi? Letter C, ang araw ay nagdilim. Ang hula po ang sabi, datapot karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon ay magdidilim ang araw. Yan. So kita po ninyo, yung pong araw, nangyari na po yan na nagkaroon ng pagdilim. Yung mga total eclipse, ano po, mga eclipse na ganyan, ay talaga nakita na po't nangyari na po yan. Letter T, ang buwan ay magpistulang dugo. Sabi po, ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Kapatid, ito'y nangyari na po sa hula ng Joel 2:31. Talaga pong ito'y nangyari po, mga kapatid, na talaga pong ang mga hulang ito ay ang buwan po'y nagmistulang dugo. Isipin ninyo ang sabi, ang araw ay magdidilim at yung buwan po ay parang dugo. Bago po mangyari ang kakilakilabot na karoon ng Panginoon, mangyari o nangyari na po ito. Ano pa? Ang sabi po'y pagbagsak ng mga bituin mula sa langit. Ang hula po ay mga ngalaglag ang mga bituin mula sa langit. Mateo 24:29. Ayan po'y nangyari na po yan, yung nature showers. Ano po? Yung mga bituin ay nalaglag po mula sa langit. Kaya si Jesus ay darating sa mga alapaap. Sabi po ng Mateo 24:30, at kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng tao sa langit, at kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong suma sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Yung mga kapatid, hula po yan at yan po ang ating hinihintay, ang malapit ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya balik tayo, mga kapatid, sa katanungan, pagkatapos na ating maiksing pinag-aralan ang mga tanda ng malapit ng pagbabalik ng Panginoon, at talagang kita na po natin ang mga palatandaan ito ay nangyayari na po. Sabi sa tanong na ikasiyam, paano natin malalaman na narating na natin ang dulo ng mga araw ng kasaysayan ng mundo? Maliwanag bang inilararawan ng Biblia ang sanglibutan at mga tao sa huling henerasyon? Sabi po, letter A, mga alitan sa kapital at trabaho. Santiago 5:4-8, ang kaupahan ng mga manggagawa na nagsiani sa inyong mga bukid na iniring ninyo sa pamagitan ng daya ay humihibig, at ang mga hibig ng mga nagsiani ay nagsipasok sa mga pakinig ng Panginoon. Mangagtiis din naman kayo sapagkat ang pagparito ng Panginoon
ay malapit na. Ayan, nangyayari po yan, yung mga alitan po sa kapital at sa trabaho. Ano po, ang amo at yung trabahador, ang employee at ang employer, ano po, nagkakaroon ng problema. At ang letter B, magkakaroon po ng digmaan at kaguluhan. Marcos 13:7-8, at kung mga karinig kayo ng mga digma at ng mga alingaungaw ng mga digma, ay huwag kayong mga gulumihanan. Ang mga bagay na ito'y dapat na mangyari. Dapat hindi pa ang wakas, sapagkat titindig ang bansa laban sa bansa at ang karihaan laban sa kaharian. Ito po'y nangyari na, mga kapatid. Talaga pong palatandaan ito ay talaga pong nangyari na. Marami pong digmaan at kaguluhan ang nangyari. May World War I, World War II, at maging mga civil war sa ating bansa at sa iba pang mga bansa. Letter C, takot, kawalan ng katahimikan at kasalatan. Lucas 21:25-26, at magkakaroon ng sa lupa, magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan, magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay sa mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan. Kapatid, sa ating panahon po ay marami tayong takot, mga kawalan ng katahimikan at kasalatan, yung pong pagkain, ano po, marami po ang nagugutom. At ngayon naman sa ating kapanahunan, dahil mayroon pong COVID-19, may pandemic, marami po ang tao'y takot. Takot lumabas, takot mahawa, takot nang maglingkod sa Panginoon. Ang iba'y takot nang sumimba. Ay baka nga naman may COVID sa simbahan. Mga kapatid, talagang ito, wala pong kapayapaan. At talaga pong ito po'y mga palatandaan na ang Panginoon ay malapit nang dumating. Kaya ang sabi pa, ang paglawak ng karunungan. Kaya ang sabi, hanggang sa panahon ng kawakasan, ang kaalaman ay lalago. Kaya kita po ninyo, mga kapatid, tayo ngayon ay high-tech ang atin pong pangangaral. Tayo nasa online, dati naman po tayo ay face-to-face, ang ating mga care group, ang ating mga pakikipag-usap, ating pakipag-ugnayan. Subalit ngayon, just a click away, ay konektado na po tayo sa buong mundo. Gaano katalino ng tao na siya ay merong kaalaman na talaga pong ang tao ay lumago ang kanyang kaalaman. Isipin niyo po, yung mga bakal ay ngayon ay lumulutang na sa dagat. Ang mga bakal ay lumilipad na sa kalawakan. At ang technology po natin ngayon ay napakatindi. Kaya ito po yung mga katunayan na mga palatandaan ito sa nalalapit na pong pagbabalik ng ating Panginoon. Sa pagpapatuloy, ang sabi sa letter E, ang mga manunuya at mga reliyosong siptiko. Ito pong mga siptics. Ang ibig sabihin po nito ay mga nag-aalinlangan. Ang sabi na tumalikod sa katotohanan mula sa Biblia. Bakit ang sabi po? Ikalawang Pedro 3:3, na sa mga huling araw ay magsisipa rito ang mga manunuya. Yan po sa larawan ay sa panahong si Noe ay nag-gumawa po ng taong. Yung pong mga tumulong sa kanya nung una, ng pagputol ng kahoy, paglagari at pagtatayo po ng isang napalaking taong. Noong bandang huli, sila po'y tumalikod at ang kanilang sabi, si Lolo Noe ay maaring nasisiraan na ng bait. Paanong magkaroon ng baha sa ating panahon, hindi nga po umuulan sa panahong iyan.
Ayan, kaya katulad sa panahon ni Noe, sa atin pong kapanahunan, marami po ang mga manunuya. Ang ating pangangaral, pag kami siya tinutuya, ang sabing darating na ang Panginoon sa atin, anong darating na ang Panginoon? Ayan, marami po ngayon ang manunuya. At maging sa ating mga kaanib ng iglesia, ay marami po ang nahihinana ang loob at nawawala ng pag-asa at ang pananampalataya ay talagang napapabayaan. At pagkatapos, yung pong paniniwala at aral at turo na ang ating Panginoong Hesus ay muling darating ay tila baga hindi na mahalaga sa ating mga kaanib. Kaya mga kapatid, ating panghawakang mabuti ang ating pananampalataya na huwag tayong magiging manunuya na tayo tatalikod sa pananampalataya. Ang ikalawang Timoteo 4:3-4, ang sabi po na hindi nila titiisin ang magaling na aral at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katahan. Marami po ang mga tao ngayon na sa halip paniwalaan ang sinasabi ng Biblia ay mas pinaniniwalaan po nila ang mga katahang isip at turo at aral ng mga tao. Ika letter F, ang sabi, ang pagbagsak ng moralidad, pagbaba ng espiritualidad. Ikalawang Timoteo 3:1-5, sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging ano po, maibigin sa kanilang sarili, walang katutupong pag-ibig, mga walang pagpipigil sa sarili, hindi mga maibigin sa mabuti, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Yan po mga kapatid, ay nangyayari na sa ating kapanahunan na ang tao po ay mas maibigin sa sarili, mas maibigin sa salapi, mas maibigin sa kalayuan ng salibutan kaysa maglingkod at ibigin ang ating Panginoon. Ang iba nga ay may anyong kabanalan. Subalit tinatanggihan po ang kapangyarihan nito na ang ibig sabihin, hindi po maaring nakikita sa ating mga buhay ang atin pong pananampalataya. Yan, sabi sa letter G, pagkahumaling sa kalayawan. Kalawang Timoteo 3:1-4, sa mga huling araw ang mga tao ay magiging mga ibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Sangayon ba kayo dito, mga kapatid at mga kaibigan? Kayo ba'y paniwala na talagang sa huling kapanahunang ito, ang mga tao po ay mas magiging maibigin sa kalayawan ng sanlibutan kaysa maibigin sa Diyos? May katunayan nga po, ako'y na tumitingin sa Facebook at sa YouTube, mas marami pong subscriber ang ibang mga YouTube channel na talaga namang kung titingnan mo ay maaring walang kabanalan, walang kadyusan. Hindi naman natin po hinahatulan o kinokondem. At may mga tao talagang yun ang kanilang hilig. Pero kakaunti po ang mga nagsusubscribe sa mga YouTube channel, sa Facebook page, na ang mga itinuturo ay kabanalan at tungkol sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yan, ang sabi po, letter H, pagtaas ng kaguluhan, pagdanak ng dugo, krimen at dahas. Sabi sa pagsagana ng katalampasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Mateo 24:12. Totoo po ito. Ang pag-ibig po ngayon ng marami ay talagang lumalamig. Kaya ang sabi sa Timoteo 2:13, ang masasamang tao at mga mandaraya
ay lalong sasama ng sasama. Kaya atin pong tingnan, panoorin natin yung pong balita sa TV, sa internet, at maging sa mga radyo ating pakinggan. Ano po ang mga ulat? Batayan doon, rape dito, rape doon, talagang makuanong mga masamang balita, at ang tao po ay lalong sa pasama hanggang sa pasama. Ito po ay katunayan na ang Panginoon ay malapit na pong dumating. Kaya sabi, ang lupain ay puno ng mga sala sa pagbububo ng dugo, at ang bayan ay puno ng pangdadahas. Talaga pong yan po ang ating kalagayan. Letter I, mapanirang lindol, bagyo at mga kagutong. At magkakaroon ng malalakas na lindol, at sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot. Lucas 21:11. Yan, kita po ninyo, lahat po yan, lindol, bagyo at mga kagutom, at yung po tinatawag na mga salot. Kaya yung pong COVID-19, pagaman walang literal na word for word na COVID-19, pero siya po ay saklaw doon sa tinatawag pagkakaroon ng salot. Salot po, sapagkat yung COVID-19 ay talagang nagkaroon tayo ng pandemya pang buong mundo, na ang mga tao po ay nagkakasakit, at pag tinamaan ito ay talaga pong bibihirang makasurvive, at marami na po ang talagang nawala ng buhay. At tayo na mga natitirang buhay ay talaga pong tayo'y nahihirapan sa buhay, sapagkat tayong ang hindi tayo makalabas, hindi makapag-aral ng face to face, hindi na tayo makadalaw, hindi na tayo basta makasimba, simbahan, at marami po ang nawalan ng hanap buhay. Talaga po ito yung mga palatandaan ng mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesus ay malapit ng dumating. Sabi sa letter J, isang mahalagang pabalita sa sanglibutan sa mga huling araw, at ipangangaral ang ebanghelyong ito sa kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Kapatid, yan ang halos huling palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon, na ipangangaral po ang ebanghelyo sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at magkagayoy darating ang wakas. Mga kapatid, alam niyo po, ang pandemic ay blessing sa akin. Akin ko po nasabi, sapagkat noong nagkaroon ng pandemic, natuto po akong mangaral sa internet. Noong una, before 2019, at sa mga nakaraan pa, mula na ako'y magpastor, ang atin pong pangangaral ay sa pamagitan lamang po ng face-to-face, aktual. Subalit ngayon po, mga kapatid, ay lalong pinabilis ang pamamaraan upang marami po ang maabot na mga taong makakaalam ng ebanghelyo at ang katotohanan na ang ating Panginoong Hesus ay malapit ng bumalik. Isipin niyo po, ngayon na kayo nariyan sa ibang bansa, sa Amerika, maaring dyan sa Europa, sa Asia, sa Afrika, saan mang dako, maging dito sa Pilipinas, na hindi marahil maabot ng aming pangangaral sa pamagitan ng face-to-face na dito lamang po sa Quezon. Subalit dahil sa pamamaraang ito sa internet, ay naaabot ang pabalita ng Diyos sa maraming tao sa napakabilis na pamamaraan. Kaya no wonder po na ang buong sanlibutan ay mapapaabutan ng pabalita ng Panginoon sa ganito pong kaparaanan. Kaya hindi mo na kailangan
na pumunta sa ibang bansa upang mangaral. Kung ikaw, kaibigan, ay merong internet, may cellphone, may laptop, merong iPad, merong kang social media account, gamitin mo ito, kapatid, kaibigan ko, upang ipahayag ang pabalita ng Panginoon sa buong sanlibutan. Ang ika letter K, paglingon sa espiritismo. Ano po ito? Ang sabi sa unang Timoteo 4:1, sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat. At ang espiritu, sabi sa Apocalypse 16:14, sila'y mga espirito ng mga demonyo. Sa huling kapanahonang ito, mga kapatid, ang mga tao po ay mas mahilig po sa espiritismo. Ano po ang ibig sabihin nito? Marami po ang mga tao ngayon na talagang lumalapit po sa mga espiritista. Sila po ay kumukonsulta at ang iba nga po ay gusto ay kausapin ang kanilang mga mahal sa buhay na matagal nang namatay. Ang iba naman ay kumukonsulta sa espiritista upang gusto nilang malaman kung anong mangyayari sa mga darating sa kanilang buhay. At maging mga kilalang tao, mga presidente ng iba't ibang bansa, sila po ay talagang kumakausap sa mga espiritista. Kaya mas ginugusto nila ito kaysa po konsultahin ang Diyos sa pamagitan ng kanilang, ng kanyang banal na salita. Kaya ang sabi sa number 10 question, gaano kalapit ang pangalawang pagdating ni Kristo? At sabi po sa Mateo 24:32-34, sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinhaga pagka nanariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan na nga. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa magaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Kapatid, kaibigan ko, kung ang tanong mo ay gaano nakalapit, malapit na po kaysa ating iniisip. Jesus is even at the door. Siya po'y nasa pintuan na ng mga langit at handa na pong bumalik. Kaya lamang ang tanong, kaibigan, ikaw ba'y handa na? Yeah, sabi po sa 11, si Satanas ay nagsabi ng maraming kasinungalingan tungkol sa pangalawang pagdating ni Kristo at mga huwad na kababalaghan at hiwaga ay nakapanlinlang sa milyon-bilyon. Paano ako makasisigurong hindi ako madadaya? Sabi po sa Apocalypse 16:14, sila'y mga espiritu ng demonyo, nagsisigaw ng mga tanda. Mateo 24:24, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw kung maari pati ang mga hirang. At ang sabi po sa Isaiah 8:20, sa katusan at sa patuto, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tiyak walang umaga sa kanila. Kaibigan at kapatid, ang kaaway ay gumagawa po ng mga pamamaraan upang tayo'y linlangin at dayain upang mawala ang ating paniniwala sa Panginoon na siya ay malapit nang dumating. Ang kailangan po, mga kapatid, ay tayo maging mapagmatsyag, tayo maging matibay sa pananampalataya
at huwag tayong padadaya sapagkat ang espiritu ng demonyo ng Panginoon gumagawa ng mga pamamaraan, mga tanda sa langit, mga tanda sa lupa upang tayo'y paniniwalain na ang Panginoong Hesus ay maaring hindi darating. Subalit mga kapatid, tiyak ang salita ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, dapat tayo po ay laging alam natin ang mga palatandaan ng kanyang malapit ng pagpabalik. Kaya paano ako makasisiguro na ako'y handa sa muling pagdating ni Jesus? Ang tanong na ito ay para sa iyo at para sa akin, kaibigan. It's a personal question. Paano ka makasisigurong ika'y handa na sa muling pagdating ng ating Panginoon? Ang sabi po sa Juan 6:37, at ang lumalapit sa akin, anumang paraan ay hindi ko itataboy. Kapatid, kaibigan, ang kailangan ay tayo'y lumapit sa Panginoon. Kung ikaw, kaibigan, sa ngayon, sa pakiramdam mo, ikaw ay malayo sa Panginoon, pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Lumapit ka sa Kanya at ikaw ay patatawarin ng Panginoon. Hindi ka itataboy ng Panginoon. Mahal ka, kaibigan, ng Panginoon. Siya'y naparito hindi para sa matuwid, kundi sa mga makasalanan. Kaya ang sabi sa Juan 1:12, datapwat ang lahat ng mga sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang kailangan lang, kapatid, kaibigan ko, tanggapin mo ang ating Panginoon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sabi pa sa Hebreo 11:10, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y isusulat ang mga ito. At sa 1 Corinto 15:17, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, yung ating pananampalataya, ano po, yung kautusan ng Panginoon ay ibinigay na sa atin, narito na sa ating isipan, nasa ating mga puso na, at ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng tagumpay upang tayo, mga kapatid, ay mahanda na sa malapit na pong pagbalik ng Panginoon. Kaya nga, kung kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Mateo 24:14. Mga kapatid, kaya hindi binigay ng Panginoon ang oras at araw ng kanyang pagbabalik ay sa dahilan po upang tayo sa tuwi-tuwi na tayo po ay maghanda. Kasi kung binigay po ng Panginoon yung araw at petsa ng kanyang muling pagbabalik, marahil po tayo ay magbabakasyon pa lamang, magpapakasarap sa buhay, sa sanlibutan, at kung siya ay malapit nang dumating, ay baka tayo saka magsisi at sabihin ang Panginoon may darating sa araw na ito. Kaya sabi po sa Lucas 21:34, datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Lucas 24:34, at ang sabi sa Mateo 24:37, at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kailangan po oras-oras, minuto-minuto, araw-araw, tayo po ay handa sapagkat hindi po natin alam kung kailan darating ang Panginoon,
Subalit binigyan tayo ng mga palatandaan upang tayo naman ay mahanda. Kaya sa ika-14, ang sabi na katanungan, binabalak mo bang maging handa sa pagbabalik ni Kristo? Mga kapatid, mga kaibigan, sana po ay binabalak nating maging handa. At hindi lamang balak, hindi lamang dito sa ating isipan, kundi ang ating pong pamumuhay at ang ating pananampalataya ay kasang-ayon sa salita ng Panginoon, at makikita na talagang tayo po ay handa na sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ayan, tayo po'y dadako, mga kapatid, sa inyong mga katanungan. At sagot po sa inyong mga katanungan, at maaring ito po'y inyo ding mga katanungan. Ano po atin na pong ibinibigay dito? Ang sabi, dadating pa ba ang malaking kapighatian? Sagot po, tunay na ang kasindak-sindak na kapighatian ay babalot sa mundo bago ang pagdating ni Jesus upang kanyang iligtas ang kanyang bayan. Inilarawan ni Daniel bilang panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman. Yan po sabi sa Daniel 12:1. Sa kaugnayan, bagaman ang malaking kapighatian sa Mateo 24:21 ay tumutukoy sa kakikilakilabot ng pag-uusig sa bayan ng Diyos sa kapanahunan ng Dark Ages. At milyon-milyon ang namatay sa kanilang pananampalataya sa panahong iyon. Ibig sabihin po, talagang darating po ang malaking kapighatian. Ikalwa, sapagkat ang Panginoon ay darating na katulad ng isang magnanakaw ng sinuman ang alinmang mga bagay tungkol dito. Sagot po, ang sagot po ay matatagpuan sa unang Tesalonika 2:4. Unawain ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng isang magnanakaw na mga hindi nakapaghahanda, subalit hindi sa mga tinawag ng mga kapatid. Pag kayong pong mananampalataya ay hindi po tayo caught in the act sa pagdating ng Panginoon, sapagkat tayo po ay meron pong advantage, sapagkat tayo po ay nag-aaral ng Biblia at meron tayong spirit of prophecy na nagbibigay pong gabay sa atin upang tayo'y mahanda sa kanyang pagbabalik. Kailan itatayo ni Kristo ang kanyang kaharian dito sa lupa? Sabi po, pagkatapos ng dakilang 1,000 taon, panahon ng Apokalipsis 20, ang 1,000 taon ay magsisimula sa pangalawang pagdating ni Kristo kung kukunin na ni Jesus ang mga matuwid mula sa lupa tungo sa langit upang doon manahan at manat. Tili, kasama niya ng 1,000 taon. At sa pagsasara ng 1,000 taon, ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, sangayon po sa Apokalipsis 22, ay bababa mula sa langit kasama ang lahat ng mga santo. Yung pong mga saints na ito ay lahat pong naligtas. Sangayon po sa Sikarias 14:1-5. At ang mga masama o makasalanan na namatay sa lahat ng panahon ay babangon sa pagkabuhay na magbuli. Palagay ko po ito ay yung mga namatay na makasalanan po, aba ito po ay bubuhayin silang maguli, pero sila po ay patungo sa kaparusahan. Ika-apat, bakit di tayo ngayon masyadong nakaririnig ng mga pabalita at pangangaral tungkol sa pangalawang pagdating ng Panginoon? Ang sagot po, ang dyablo ang may kagagawan. Alam na alam niya na ang pangalawang pagdating ay mapalad na pag-asa.
Sabi po sa Tito 2:13, ng mga Kristiyano at sapagkat oras na nanaunawaan, ito'y babago sa buhay ng mga tao at akayin silang magsikap at magkaroon ng bahagi sa pagpapalaganap ng magandang pabalita sa iba upang ang pagdating ni Kristo ay lalong mapadali. Yan po, ano? Kaya walang masyadong nangangaral ng second coming. Kasi po, yan po ginawa ni Satanas. Para huwag tayo nililin lang niya, tayo ay talagang tinutukso at dinadivert ang ating isipan sa mga bagay na makasanlibutan sa ating trabaho, sa ating kayamanan, sa ating profesyon, at anumang bagay na maaring mapaglayo, makapaglayo sa iyo mula sa Panginoon. Kaya maganda po na meron tayong ganitong programa at atin pong ipinangaral ang nalalapit na pong pagbalik ng ating Panginoon. Kaya ang mga tumanggi at nagwawalang bahala sa pabalita ng muling pagdating ni Jesus ay tuwirang nagbibigay ng kaganapan sa hula ng Biblia at naninilbihan ng malaki sa Diablo. Ikalima na tanong, subalit hindi ba nagsalita si Jesus ukol sa secret rapture noong kanyang sinabi sa Lucas 17:36 na ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan? Ayan, tama, may talata nga pong ganyan. Ano po? Ayan, so ang sagot po, walang lihim tungkol dito. Sabi nga po sa Apokalipsis 1:7, makikita siya ng bawat mata sa kanyang pangalawang pagdating, kukunin ni Kristo ng hayagan ang mga matuwid sa alapaap. Kaya po yan mga kapatid, wala pong secret rapture. Talaga po ang pagbabalik ng Panginoon po ay visible. Makikita po ng lahat ng mga tao. Ayan. Mga kapatid, diyan po nagtapos ang ating Bible study ngayong gabi. May kinalaman po sa papalapit sa iyo. Ito po'y may kinalaman sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kapatid, kaibigan ko, si Jesus po ay handa ng dumating. Jesus is ready. Ang tanong po, are you coming? Jesus is coming, are you ready? Pero ang tanong po ngayon, Jesus is coming o Jesus is ready, are you coming? Sana kaibigan ko, ikaw ay handa na lumapit sa Panginoon. At kung ikaw ngayon ay malayo sa Kanya, ikaw po'y lumapit sa ating Panginoon sapagkat siya po'y handa na ikaw ay tanggapin upang ikaw ay makasama sa kanyang muling pagbabalik na ikaw ay kanya pong ililigtas. Yan, salamat po ng marami. Tayo po ay dadako sa ating mga greetings at mga reflection. Ayan, atin pong binabati ang 35 na mga live viewers natin ngayon. Salamat mga kapatid, mga kaibigan, at kayo po'y nariyan at patuloy po na tumutunghay. Yan, batiin po natin. Ang una po ay si Flor Imata. Magandang gabi po. Si Ma'am Hazel Moico. Evening. Norlina Garcia Angel. Good evening po. Si Merly Jacob. Ati Merly, good morning. Ay, good morning tuloy. Good evening. Ako po ay medyo namimix dahil ngayon din tayo bukas ang ating morning devotional. Ayan, Beth Opel Macasero. Good evening po. Ann Alvis Baladad. Good evening po. Si Pede Mesa. Ati Ning, kumusta po dyan sa Macau? Si Malin Almira. Ayan, good evening din po. At pumabati po si Ann Alvis Baladad. Good evening po. And si Melody.
Ayan, si Ate Melody po ay kasama natin kanina at siya po ay nag-health lecture sa atin tungkol sa cholesterol. Si Ma'am Lita Raniola Ocampo, good evening po, at Sister Melo. Si Annie Belonza, ayan, bumabati din po sa atin ng magandang gabi. Sister Rowena San Jose Bughaw, yan po ang pagbati din po niya. Good evening po Pastor Juby, Sir Estrada, at Sister Melody De Leon, at sa lahat ng kapatiran. Si at Balin Almira, bumabati din sa atin ng magandang gabi. Edna Marquez, good evening po. Si Ate Beng Alin Sonorin, magandang gabi po. At ang Nanay Lilia Mupera, good evening everyone. More power po sa kamangha-mangha katotohanan. God bless po. Maraming salamat, Nanay Lilia. Si Eliseo Malaka, good evening po Pastor Juby at Sister Melody from Kabanatuan, Nueva Ecija. Aba, good evening po dyan sa mga taga-Kabanatuan. Brother Elisei Malaka, yan po ay alos araw-araw na nanonood sa atin, lalo na sa morning devotional. Si Ma'am Olive Escuero, bumabati din po sa atin. Si Ate Lolit, good evening po. Ate Adelaida Malipiran, gandang gabi po. Si Ma'am Laila Bundalyan, good evening po. Sister Nena Ismilio, good evening din po. Mabik De Leon Dael, good evening po, Pastor and Ma'am Melody. Nanonood din po sa atin si Ma'am Iduviges Cabalquinto Raniola. Ayan, good evening po. Si Ate Polits Mercado, good evening. Si Romulo Lahorte. Ayan, good evening din po. At sabi ni Sir Lita Raniola, o si Ma'am Lita. Salamat, Sister Melody, sa magandang lecture about cholesterol. Si May De Leon Sumia, good evening din po. At si Frank Estrel Villajegos, Kuya Kiko, at si Ate Puto. Ayan, watching, good evening po. At sabi po ni Beth Opel Macasero, prayer for my sister Divina Ong who has breast cancer. Yes po, ating ipapanalangin po si Ma'am Divina. At Marie Pruelda Palogme, gandang gabi po. Si Naning Makaraeg, yan. Salamat din po, Ma'am Naning, sa inyong panonood kahit po gabi dito at marahil araw naman dyan sa inyo sa Australia. Edna Marquez, magandang gabi po, Sister Melody at Pastor. Pasama po li sa prayer po yung aming kalusugan at mga hanap buhay po namin. Salamat po, Pastor. Si Ma'am Princess Marquez, good evening po. Ah, good evening, Ma'am Princess. Salamat po sa panonood. Doris Bantok, ayan, good evening po, Sir Doris. Si Melvin Alamag, ayan, nag-comment sa atin. Brother Melvin, thank you very much. At si Ma'am Princess Marquez, sabi po niya, prayer request po para sa peace of mind ko para makatulog maayos at magpatuloy na paglago po ng munting business. Yes po, Ma'am Princess Marquez, sumain niyo po ngayon din ang peace of mind para po kayo makatulog ng maayos. Yan, tanggapin po ninyo ang kapayapaang ibibigay po ng Panginoon. At yan po ay ipapanalangin din mamaya at lalo na po ang inyo pong munting business na yan po ay palaguin ng Panginoon. I mean, Panginoon. Si Ma'am Daisy Villaverde, good evening. Prayer po sa tuluyang kagalingan. Please include also in financial. God bless. Yes, Ma'am Daisy Villaverde, pagaling po kayo. Si Ma'am Cathy Pablo, bumati sa atin ng good evening. Normita Tolentino, good evening. Pearl De La Torre Torres. Pearl De La Torre Paras. Ayan, sorry po. Nagkakakabit-kabit na. Ma'am Pearl De La Torre Paras at si Ma'am Jane Taras De Lara. Ayan, good evening din po, Ma'am Jane. At bati nga po sa atin na Ma'am Pearl Kumbangwa Minasan. Kumbangwa din po.
ang aking mahal na nanay, Sara Sarte Estrada. Good evening po, Pastor. Maraming salamat, nanay, sa inyo pong panunod at suporta sa ating program. Ingat po kayo dyan sa Sablayan. At si Ma'am Princess, sabi po ay good evening. Flor Imata, good evening po. At si Jacin Soliestre, good evening po. Rowena Abaya Castillo, dito po sa Sariaya. Good evening po, Ma'am Rowena. At si Emma Orozco, si Ate Lolit, yan binabati natin. Jane Sibok, Brother Richard De La Cruz, good evening po. At si Ma'am Marie Pruelda Palogme, pasama po sa prayer, Pastor, ang aking anak na si Camille Faith Palogme, na sana po ay tawagan na siya sa inaplayang trabaho. Salamat po. Yes po, Ma'am Marie. At si Ma'am Heidi, nanood din po sa atin. Good evening po. Elizabeth Cabalquinto Raniola, Ma'am Elizabeth. Good evening po. Marvin, si Sir Marvin Mondido. God bless. And thank you, Sir Marvin. At sabi po ni Ma'am Naning Makaraik, salamat po, Pastor, sa gabi-gabing pag-aaral. You're welcome po. At si Sister Imelda Bugan, good evening po. Si Ate Emma Orozco, sabi niya, gandang gabi po, Pastor. At Sister Melody, pasama uli sa panalangin ng aking anak, si Mark David Orozco, na matuloy ang flight niya. Ngayon din po si Rudy Mark, ingatan siya sa kanyang patuloy na pagtatrabaho. Maraming salamat, Pastor at Sister Melody. Yes po. At nanonood din sa atin si Rochelle, si Ma'am Loida Maghirang. Evening po. At si Jopen Banga. Amen po, Pastor. Ayan. At si Ate Lolit, sabi, Pastor, nanonood si Princess. Yes po, Ate Lolit, binati ko po si Ma'am Princess sa kanya pong panonood. At si Ate Adelaida, sabi niya, pakisama po sa prayer na ang aking mga anak na nasa Batangas na sila'y may pupuntahan bukas, na naway gabayan din, ay gabayan sila ng Panginoon. Ingatan hanggang makabalik nang walang problema sa kinahapunan. Salamat po. Yes po, Ate Adele, ipapanalangin po natin. Yan, mayroon pong pahabol si Naning Makaraik, pasama po sa prayer ang aking buong pamilya para sa kaligtasan sa lahat ng uri ng karamdaman. Yan, opo, Ma'am Naning, isasama po natin sa panalangin. Nice ko lamang pong banggitin ang mga viewers po natin na narito po sa aking account na Juby Sarte Estrada. And Sister Flor Dagos, nanonood po sa atin. Amiel Unilongo, yan, good evening po. Si Catherine C. Irauda, good evening po sa aking kaibigan kay Catherine. Si Marie Christine Santiago, aba, good evening. Marie Christine, kumusta ka na? Si Marie Christine Santiago, yan, may ating kaibigan. Si Marilyn Ilagan, good evening po. Zeni Katangay Divina ay nanonood sa atin. Si Ruchel nanonood. Jubel Gutierrez Tagara nanonood din po. At of course, si Ma'am Heidi De Leon, nabanggit na po. Marilo Sevilla nanonood sa atin. At si Kuya Arvin Labalantia. Aba, Kuya Arvin, salamat sa iyong panonood. At hindi pa ako nakakapunta dyan sa iyo para sa ating sasakyan. Si Kuya Willie, William Rojas Madrigal, nanonood sa atin. Ayan, kumusta kayo dyan, Kuya Willie at Annabel? Yan po sa Kalapan, ang aming mga ninong at mga ninang dyan at kapatiran. Okay, may pahabol po na mga panalangin. Si Ate Ami Ramos, ayan, pasama sa prayer ang aking tatlong anak na si RR, si Kiel at Kikay. Nawa sila'y maging magpakatibay sa kanilang faith. Salamat. Yes po, Ate Ami. Salamat po sa iyong pag-comment na yan at ganun din ang iyong prayer request. Atin pong isasama sa panalangin. At ang Ate Raquel Ilagan, good evening po. Ayan, bumati po sa atin. Good evening din po, Ate
Raquel. Ayan, sa mga hindi po nag-comment, subalit nanonood, ay kayo po'y aking binabati ng magandang gabi at salamat po sa inyong panonood. Tayo po'y dadako na sa panalangin, atin pong ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan po natin upang ang mga kahilingan natin ay bigyan po ng kasagutan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal. Salamat Panginoon sa mga katotohanang amin pong pinag-aralan ngayong gabi. Tunay po na ang inyong bugtong na anak na si Jesus ay malapit na pong dumating. Siya po'y nasa pintuan na ng langit. Handang-handa na pong bumalik sa lupa upang kami po ay kanyang kunin. Panginoon, tulungan ang bawat isa sa amin na maging handa po, hindi physically, hindi materially, kundi spiritually, Panginoon. Nawa po ay maituon namin ang aming mga isipan sa iyong banal na salita, sa paglilingkod sa inyo, sa pagtatapat, upang sa inyo pong pagbabalik, Panginoon, ay handang-handa kaming sumalubong. At ang katotohanan nawang ito, Panginoon, ay amin ding maibahagi sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapamilya, at lahat ng mga tao ay dapat po makaalam sa katotohanan ito. Ngayon pong gabi, Panginoon, ay meron po kaming mga prayer requests. Amin pong inilalapit ito sa iyo, Panginoon. Yayamang kayo po ang dakilang Diyos na tumutugon po sa aming mga kahilingan. O Panginoon, ngayong gabi ay akin pong idinadalangin sa inyo ang amin pong mga viewers na nanonood sa gabi-gabi. Patuloy po nawang maging bukas ang kanilang puso at isipan na tanggapin po ang inyong mga katotohanan. At higit sa lahat, ito po'y aming maisa sa kabuhayan. Panginoon, akin pong idinadalangin sa inyo si Sister Edna Marquez. Ang kanila pong kalusugan, Panginoon, anuwa po sila'y maging malusog at sila po, Panginoon, ay ilalayo ninyo sa mga pagkakasakit. Ganon din po ang kanilang hanap buhay. Sumagana po nawa ang kanilang hanap buhay, Panginoon. Akin pong inilalapit din, Panginoon, ngayong gabi ang kahilingan po ni Ma'am Princess Marquez. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng peace of mind na galing po sa inyo, Panginoon. At Panginoon, ngayon ibigay mo din po agad sa kanya ang kanyang kailangang kapayapaan ng kaisipan at bigyan niyo po siya, Panginoon, ng masarap na pagtulog, maayos, mahimbing na pagtulog ngayong gabi. Alisin mo po sa kanya ang anumang mga kagulumihanan, anumang mga pag-iisip sa buhay at kanya po, Panginoon, na madama ang inyo pong pagmamahal. Inyo rin pong i-bless, Panginoon, ang kanyang munting business. Palaguin niyo po ito, Panginoon, magkaroon ng maraming mga customer at ang kanya pong munting business na ito'y lalago sa iyo pong kapurihan. I-bless niyo po, Lord, ang kanyang buong sambahayan. At nawa po sa patuloy niyang pakikinig, panunood ng programang ito, ay malalaman po niya ang maraming mga katotohanan at lalo pa po niyang makilala ang aming mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, akin ding itinadalangin ngayong gabi si Ma'am Daisy Villaverde. Panginoon, pagpalain niyo po sila. Naway patuloy pong kagalingan ang suma kanila, Panginoon. At ganoon din ang kanilang mga pinansyal na mga pangangailangan.
naway huwag niyo po silang pagkulangin. I-bless niyo rin, Panginoon, ngayong gabi si Ma'am Cathy Pablo, ang kanila pong paaralan sa Santa Rosa, at ang lahat po ng aming mga guro, i-bless niyo po sa gabing ito. Panginoon, amin ding inilalapit ngayong gabi ang kahilingan po ni Ma'am Marie Pruelda Palogme, ang kanya pong anak na si Camille Faith Palogme. Nawa sana po'y matawagan na siya sa kanyang ina-applyang trabaho. At nawa po, Panginoon, ang Palogme family ay i-bless po ninyo na sila po ay magkaroon ng mabuting kalusugan, kasiglahan po sa pananampalataya. Panginoon, amin ding itinadalangin ngayong gabi ang kahilingan ni Sister Emma Orozco. Panginoon, si Mark David na kanyang anak, anaway matuloy na po ang kanyang flight. At kung sakaling siya ay nasa ibang bansa na, ay ingatan po niyo siya at nawa po, Panginoon, siya po ay magiging maganda ang kanyang buhay at hindi po nawa siya makalimot sa inyo, Panginoon. Ganun din po si Rudy Mark, ingatan din po, Panginoon, sa kanyang pagtatrabaho. At i-bless niyo po ang buong pamilya ni Sister Emma Orozco. Panginoon, amin din itinadalangin ang mga anak ni Ate Adelaida Malipiran na nasa Batangas City at sila po'y bukas may pupuntahan. Panginoon, gabayan sila at ingatan sa kanilang paglalakbay, sa kanilang mga lakad, na wala po nawang maging problema at sa kinahahapunan ay sila po'y makakauwi at makakabalik ng ligtas. Nadalangin din po namin ang kahilingan ni Ma'am Naning Makaraig, ang kanya pong buong pamilya, Panginoon, para sa kaligtasan ng anumang pong uri ng karamdaman. Pagpalain niyo po ang Makaraig family. Ganon din po aming itinadalangin ang mga anak po, tatlong anak po ni Ami, Ate Ami Ramos, sina RR, si Kiel at si Kikay. Nawa, Panginoon, ang mga kabataan ito'y magiging matibay sa kanilang pananampalataya at wala po nawang anumang mga pagsubok na darating sa kanilang hindi po nila makayanan. Nawa po, Panginoon, mga kabataan ito ay magtalaga ng kanilang mga buhay at sila po ay maglingkod sa inyo. Panginoon, aming inaalala din si Ma'am Wilma Baez. Panginoon, pagalingin siya at palakasin po siya, Panginoon, sa inyo pong kagalingan, Panginoon Diyos. Ipagkalob sa kanya, Panginoon, ang kagalingan na kanyang kailangan. Yanon din ang kanyang buong sambahayan. O dakilang Diyos, aming dalangin ang aming mga viewers ngayong gabi na maaring hindi po sila nag-comment, subalit may mga kahilingan, alam po ninyo ang kanilang pangangailangan. Kaya pagpalain po at tugunin po ang kanilang mga kahilingan. Ganun din po, special namin itinadalangin ang Ascaraga family sa kanilang pinagdaanan ngayon. At ganun din, Panginoon, ang pamilya po ni Pastor Makalintal sa kanya pong pagpanaw. Nawa, Panginoon, ang kanyang mga naulila ay inyo pong aliwin ng inyong banal na espiritu at ang inyo po ng mga salita ang maging kaaliwan at maging matatag po sila, Panginoon, bagaman ang kanilang mahal sa buhay ay inyong pinagpahinga sa kamatayan, sila naman po ay may pag-asa na muling makikita ang kanila pong mahal sa buhay sapagkat naglingkod sa inyo at sila rin po, Panginoon, ay dapat maglingkod upang sa inyong muling pagbabalik ang kami pong lahat, Panginoon, ay sama-samang magmana ng buhay na walang hanggan. Panginoon, maraming salamat po sa pagtugon niyo sa aming dalangin. Ang lahat po ito ay aming ipinakikusap at idinadalangin alang-alang pong lahat sa matamis na pangalan ng aming Panong Hesus. Amen. Ayan, thank you very much po mga kapatid, mga kaibigan, sa inyo pong matamang pakikinig o panonood ng ating programa at kayo po'y nariyan. Atin lamang pong batiin, may mga ilan pong mga humabol sa atin po
si Rosandalin Clemena. Yan, good evening po. At si Ate Ma'am Marie Pruelda Palogme, nagpuso po sa atin. Si Kuya Edwin Peras, yan po sa US. Kuya Edwin, kumusta ka po? Salamat po sa inyong panonood at support. Si Adelaida Malibiran, ayan, thank you po. At ilan dito na nanonood sa atin, kanina inakita ko po. Ayan, so nawala po dito sa aking account na Jubis Artistra. Pero sa lahat pong nanonood, thank you very much po. At bukas ako po'y muling nag-anyaya sa ganap po na alas 7 ng gabi ang atin pong programang Kamangha-Manghang Katotohanan at kasama ko po si Ate Melody sa kanyang health lecture. At bukas po ng umaga, mga kapatid, sa atin pong morning devotional sa Hope and Love, muli po akong nag-anyaya. Maraming maraming salamat po. Good night po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo? Langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka God.